You don't mind if I film you? Mm-hmm. Is it getting those other people? Is it getting the other people in there or no? No. So earlier, it did. I don't want him to get mad. Yeah, but just you now. Look. See? Please. That's just my favorite. Okay, I won't do you too long so you don't sleep in here. What are you eating? Eating General Tso's chicken. Is that your favorite? It's good. That's what I do to hubby. I bring him home food. It's good. And I usually bring his favorite. That's good. Because he's at work all day. All day. Okay, yeah. Love you, Asawa. Love you. Are you shy to get a mukbang video in? No, I'm just not in the appropriate area. Okay. All right, guys. Bye. All right. Hey, guys. Thank you so much for dropping by my channel. And today we're going to have a Tagalog mukbang. So if you guys don't want to watch the video, just click off the video. But if you guys want to see what I will be having, just keep on watching. Okay, guys. So, ngayong umaga, usually, yan yung typical breakfast ng mga Makano, McDonald's. So, ngayong araw, magmamakdo tayo. Okay. Hash brown. Tapos, sausage McMuffin with egg. Nakalimutan nila yung sausage. Extra yung ang tawag dito? Yung hash brown. Kaya binigyan nila ako ng extra
That's a $2 for $3 sir. $2 for $3 So $1.50 isa. Isang ano. Isang hash brown. Bless us, O Lord, and this night gift which you are about to receive from thy bounty, so Christ our Lord. Amen. Okay. Hey. Yan ang typical na breakfast ng mga magkano. O ma'am, minsan pancake, you know. Tapos ang ketchup. Salamat sa ketchup, McDonald. Yan guys. Yan ang itsura niya. Sausage McMuffin with egg. Yun yung egg. Magmumukbang sana ako nung kare-kare. Kaya lang, wala ako sa mood magkare-kare ngayon. So, ito na lang muna ulam natin. Pagkain natin. So, depende sa kung gaano karami makakain mo. Ako yan lang. Hash brown. Si mama. Nakalabas na daw ng ospital, nasa nursing home na. Nagpapagaling. Papa therapy. Tapos nun, i-discharge na yan na sila. Babalik na siya sa bahay.
Hindi ko masyadong nababanggit sa inyo kasi yung isa kong anak, yung bunso, patatapos lang ng COVID. Hindi, ayoko naman dalawin si mama. Kasi malayo yung tirahan nila, no? Tapos may trabaho pa ako. Tapos may pasok pa yung mga bata. Pero nandun yung mga kuya ko. Tsaka ate ko. So, sila nang mag-aasikaso kay mama. Mostly ate ko. Kasi, dun ni mama gustong tumira kasi hindi na masyadong malamig. Dito daw sa Ohio, masyadong malamig. Nalalamigan siya. Kaya ayaw niya dito. Gusto niya sa ate ko kasi hindi daw masyadong malamig dun sa Tennessee. Tsaka mas gusto niya dun. Kasi nandun yung isa ko pang kapatid, yung kuya ko. Gusto din doon. So, doon na sila sa Tennessee. Nasa Memphis sila. O yan na guys. Alam ko, hindi ko naman masyado sa inyong binabanggit yung mga ganyang issue. Pero kung gusto nyo, i-follow nyo ako sa Instagram o sa Facebook. Kasi yung Facebook ko, hindi ko naman pinapublic yung mga issues na ganyan, no? Yung mga issue na ganyan, yung mga problema. Hindi ko masyadong pinopost sa social media. Kasi para sa akin, medyo personal yan. Pero, yung mga kaibigan ko sa Facebook, mga luma akong katrabaho, mga ka-eskwela ko, mga ka-eskwela ng mga anak ko, pinapost ko doon. Pero hindi ko pinapublic, pina-friends only ko lang. Tapos, ganun din sa Instagram. Hindi ko pinapublic yung Instagram ko, private lang. Kaya kung gusto nyong malaman, hindi sundan nyo ako doon. Kasi minsan nakaka-stress eh. Pag nakaka-stress, sinusulat ko doon sa blogger ko. Basahin nyo yung blogger ko. Nasa links ko yan eh, sa About Me. Doon mahanap nyo sa my other links. Marami kasi akong parang outlet ba na mabuhusan na sa manaloob. Kapag gumawa ako ng libro at napublish ako ng libro, ay nako. Hindi ko lang alam kung maintindihan ng mga tao yung mga pinagdaanan ko. Tsaka magugulat sila sa mga pinagdaanan ko kasi, you know, hindi ko masyadong binabahagi sa inyo sa blog ko or sa, you know, sa mga chismis ganun. Kasi nakaraan na eh. You know, para sa akin nakaraan na yon. Pero syempre, kung hindi nangyari yun sa akin, hindi ako magiging ganito ngayon. Diba? Pero magugulat kayo sa ibang mga nakaraan ko kasi mabilis masyado yung ano eh, yung kabataan ko. As in, ginawa ko lahat ng halos ng ewan ko, na makakaya ko ha, mga kabataan ko. Tapos nun, huminay-hinay na ako nung nagkaanak na ako, nung nagkapamilya na ako. So, mga age 25. Yun. So,
Kasi nag-college ako noon, 16 pa lang eh, dito sa Amerika. So, bata pa ako noon. Pero lahat ng mga kaklase ko, mga ka-eskwela ko, mga mas matatanda pa sa akin. So, magugulat kayo pag nalaman nyo yung tunay na kwento ng buhay ko. Sa talaga ako nang galing, sa kami nagsimula. Magugulat talaga kayo from then to now. You know, maraming mga artista, you know, sinasabi nila ganito, ganyan yung buhay nila. Sabi, iniisip ko, you know, pinag-uusapan nila yung mga buhay nila, ganito, ganyan, kahirap, ganyan, ganun. Sabi ko, ay nako, hindi lang, kung alam lang nila. Bawat isang tao pinagdadaanan, kaya hindi mo malalaman hanggat hindi nila ibinahagya yung impormasyon na yan sa inyo. Pero, you know, sinasabi ko sa inyo yung mga advice ko, yung mga ganito. Kasi, ito na yung ngayon eh. Yung the now. So, present day. Yung nakaraan is nakaraan na eh. Hindi mo na mababago yan eh. Nangyari na eh. So, you know, kahit na balik-balikan mo, hindi, ang tawag dito, para sa akin, Diyos na lang bahala dun sa mga nangyayari noong nakaraan. Kasi nakaraan na yun, nakalipas na. Like I said, kung gusto nyo, interesado kayo malaman, basahin nyo yung blogger, sundan nyo ako sa Instagram. Pero pag nakikita nyo nagsusulat ako sa blogger, masamang masama na talaga yung loob ko niya. Kasi nag-YouTube ako eh. Ito yung isang venue ko ng, tawag dito. Para nagbebenta ko, 'di ba? Nagsasabi, nagkikwento. Ay, kung may makinig, kung wala, di wala, 'di ba? Eh ano ngayon? Okay, guys. Bago tayo maging dramatic dito sa ating McDonald's mukbang para sa ngayong araw. Hanggang dito na lang. Mag-ingat kayo palagi at magpakabait. Adios, amigos. Bye.